Wala ng buhay at wala na rin saplot sa katawan nang matagpuan sa masukol na bahagi ng Barangay Masalong sa Labo, Camarines Norte ang isang batang babaeng 3 taong gulang. Martes ng madaling araw nang naiulat na nawawala ang bata. Patuloy pa ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente at inaalam nila kung naghahasaba ang biktima. Hawak na rin ngayon ng pulisya ang pangunahing suspect sa krimen na itinuturo ng isang saksi. Natagpuan naman sa loob mismo ng kanyang bahay sa Bacoor, Cavite, ang bangkay ng 62 anyos na dating seaman na si Herbert Constantino. Noong araw pa lang ng Linggo, napansin na ng mga kapitbahay ang mabahong amoy mula sa bahay. Sobrang baho, parang talo pa yung pati na dagay. Noong una ay hindi nila ito pinansin sa pag-aakalang basura lang ang nangangamoy. Pero isa sa mga kapitbahay, nagpasyang akitin na ang bakod dahil hindi na raw niya kinaya ang masangsang na amoy. Binuksan ko yung bintana, nasilip yung tao, patay. Ayon sa pulisya, wala naman silang nakitang foul play. Posible raw na inatake sa puso ang biktima at mag-iisang linggo ng patay. Ayon naman sa mga kapitbahay, mag-isa lang nakatira ang biktima sa bahay. Sa Balanga, Bataan naman, tuluyan lang napula ang sunog sa isang mall doon alas 5 ng madaling araw kanina. Nagsimula ang sunog sa mall umaga nitong Martes. Pero nahirapan ang mga otoridad na tuluyang apuloy ng sunog dahil sa kapal ng usok. Pinakaapektado raw ng apoy ang ikalawa at ikatlong palapag ng gusali. Wala namang naiulat na sugatan sa insidente. Nakiisa naman ang mga deboto sa isinagawang Fluvial Parade sa Manila Bay bilang paggunita sa 400th anibersaryo ng pagdating sa bansa ng imahe ng Our Lady of Mount Carmel. Masayang-masaya kaming dumalo dito kasi talagang devoted kami sa Mama Mary sa Mount Carmel. Pagkatapos ng parada, dinala sa Quirino Grandstand ang imahen na hinintay ng mga deboto. Pinangunahan ni Davao Archbishop Romulo Valles ang misa. Agad namang sinimulan ang translasyon pagkatapos ng misa para ibalik sa San Sebastian Basilica ang imahen. John Consulta, GMA News.